isa sa mga pinakamahirap na gawin kapag nagsisimula pa lang tayong mag-aral o tumugtog ng gitara ay yung maglipat o mag-transition ng chords. Which is perfectly normal kasi hindi pa naman established yung dexterity and muscle memory natin for such things. With the right technique and approach na matututunan nyo from this video, samahan nyo pa ng enough practice time, siguradong-sigurado ako, things will eventually get easier. Bago mo simulan, ayan na naman eh. Lagi na lang. Bago mo simulan pag-aralan kung paano maglipat-lipat ng chords, make sure na alam mo muna yung different shapes nila, of course. Yung A, B, C, D, E, F, G, and of course yung minor shapes ng bawat chords na yon. Pero as a beginner, kahit mag-focus lang muna kayo dun sa mga madadaling chords, yung mga hindi nangangailangan ng ipit-ipit na yan. Nung nagsisimula pa lang ako, yung F na yan, demonyo yan. Isa pa yung B na yan eh. Isa pa yan, hirap-hirap yun oh. Diba? So, yung madali na lang muna para hindi kayo ma-overwhelm. So, here's tip number one, make the shape of the chord bago nyo siya itipa. Different shapes. Basic chords tayo. G, di ba? Ito, ganito ang shape ng G. Di ba kapag nagtatransition tayo ng chord, halimbawa ang chord progression ay G, E minor, C, D. Yung pambansang chord progression na yan. G. Tapos, ang next na nun is E minor, di ba? So, halimbawa, G. Make the shape of the chord bago nyo siya itipa. Bago nyo siya itipa, ang bilang niya, 1, 2, 3, 4. Tapos, bago nyo siya itipa ng ganyan, gawin nyo na yung shape niya. Ganito yung ginagamit sa ano, sa E minor. Diba? G. 2. 3. 4. 1. 2. Para hindi na ako mahirapan mag-adjust. 3. 4. Tapos C. Gagawin ko na yung shape bago ko siya itipa. 1. 2. 3. 4. Tapos D. Ganito ang shape ng D. 1. 2. 3. 4. Na, ang benefit nito, mas mapapadali yung paglipat nyo ng chord kung uunahan nyo na siya bago nyo pa siya itipa. Kasi mas hinahanda nun yung utak natin para sa next na chord and then eventually magiging second nature nyo na lang yun. Napakadali nyo na lang. Next, ito yung tinatawag na stick and wiggle technique. Sobrang ganda ng exercise na to. Itong technique na to yung pinakamabilis na technique para ma-build nyo yung muscle memory nyo over time. Pwede nyo ma-familiarize agad yung chord kahit 3 minutes nyo lang siyang gawin. So, sobrang ganda niya. Una, ilagay nyo yung... So, G na naman tayo. Very basic. Ilagay nyo yung fingers nyo sa bawat note niya to make a chord, respectively. Ayan, G. Tapos ito dito. Ganyan. Bagalan nyo lang. As in, sobrang baga lang. Yan. Bagal lang. Huwag nyo magmamadali. And then, kapag nandito na yung chord nyo, istrum nyo siya ng isang malupit na hagod. Yan. Alright. Tapos C. Dahan-dahan. Diba stick and wiggle technique siya? Ito yung part kung saan kinagamit natin yung stick. Where you stick the landing. Focus lang kayo about being precise and perfect with no hesitations or wasted movements. Mas madali maging precise and perfect at a slower pace. Ang next step naman natin ay wiggle. Napakadali lang. Tanggalin mo lang yung kamay mo sa fretboard completely. And then, i-wiggle nyo yung kamay nyo for like 2 or 3 seconds. As in yung ganyan lang. After nyo siyang bagal, di ba? Tapos, ganyan. Wiggle nyo lang siya. Kapag ginagawa nyo to, pinoforce nyo yung muscle memory nyo na i-recall yung chord completely from scratch bago nyo ilagay yung chord and i-strum nyo ulit. Every time you do this, nagbibuild kayo ng neural patterns sa brain nyo, allowing for faster communication between your brain and your hand. Grabe, very scientific na, pero totoo yun. Very effective itong tip na to. Now, gawin natin yung stick
and wiggle paulit-ulit at least 24 times in a row or abot siya ng 3 to 5 minutes, mga ganun. Hayaan nyo lang na mag-build yung muscle memory and yung hand coordination, then eventually mas magiging sobrang swabe na siya. Ang pinaka-tina-target kasi natin dito is yung pag-build ng muscle memory. Next one, use guide fingers. Guide fingers ang tawag sa tipa na meron sa current chord at meron din sa next na chord. Halimbawa, meron kang chord progression, pambansang chord progression, G, E minor, C, D, or pwede natin laruin siya G, D, E minor, C. Pwede nyo siyang kunin sa ganito. G, D, tapos E minor. Hindi nyo aalisin yung dalawa dito, yung pinky at saka yung ring finger sa 3rd fret ng 1st and 2nd string. Hindi nyo siya aalisin. Pero pag D, syempre tatanggal nyo to. Yung pinky, yan. The normal shape ng D. Pansin nyo, hindi naaalis to. Itong ring finger, nandyan lang siya. Mas mapapadali nyo yung pag-practice nyo ng chord transition kapag ginagawa nyo yan. Tapos next. Tapos yung C nyo, pwede nyo siya kunin sa C add 9. Pansin nyo, kumain ko ha. Napakadali. Napaka-effective na way ng pag-practice ng transition ng chord. The idea here is, mas mapapadali yung paglipat ng chord kasi less yung hand movement na nare-require. Next tip, huwag masyadong madiin. Chill lang para ko eh. Slow is smooth. Smooth is fast. Nasabi ko na to sa previous video ko, kapag masyadong madiin yung pagtipa mo sa chords, mahihirapan kang lumipat kasi overly focused yung energy mo sa specific na chord na yun. Hindi rin naman pwedeng magaan, masyadong loose, kasi baka hindi naman siya tumugtog, so you have to find that sweet spot. Ang maganda dito, matututunan mo na lang kung paano kunin yung sweet spot na yon. Yung hindi masyadong madiin, hindi rin masyadong magaan as you go along with your guitar journey. Kaya mo lang, tugtog lang ng tugtog, makukuha mo rin yan. And for our last tip and probably the most important one, repetition. Another thing na lagi kong sinasabi sa videos ko, whatever skill you're trying to learn, repetition will definitely help you. Baliwala ang knowledge and theory na alam nyo kung hindi nyo siya gagawin mismo ng paulit-ulit. Ando na, given na, may knowledge na kayo, i-combine mo siya sa practical application, tapos budburan mo ng seasoning na repetition, say hello to improvement. And that's about it for today's video. Hopefully, marami kayong natutunan. Huwag kayong mag-alala. Pagjagaan nyo lang sa una ang pagigitara, eventually, maganda rin naman na magiging balik niyan sa inyo. Please subscribe para sa mga bago pa lang. Hit that bell button and don't forget to like this video na rin bilang suporta. Thank you very much. See you sa next video.